kasi sobrang daming taong parang napapraning, yung, kahit yung mga frequent traveler, napapraning na rin sila sa mga immigration stories na nababasa nila. Problems. I would never thought that you could be causing these problems. It smells so bright with eyes like these diamonds. Hi everyone, it's me again, Gar. Welcome back to my channel. So today's vlog is inspired by a recent Japan trip. So andun kami sa Japan for 29 days and pag gabi kasi, ang hilig ko pang patulog is nagbabasa ako ng mga forum. So parang most of the nights na yun yung ginagawa ko, lagi akong may mga nababasa na takot sa immigration, na ano daw ba dapat gawin, ano dapat dalhin. And meron din mga nagtatanong ng mga random travel tips. So naisip ko, why not make a video about travel tips for Filipinos, especially ngayon na nag-boom na ulit ang tourism. And not in any way a professional traveler, so mostly yung travel tips na masasabi ko is subjective, syempre, sa tingin ko kung ano yung current situation talaga na nangyayari ngayon. So just a brief background, actually before pandemic, nag-plan kami ni Kevin na mag-start mag-travel ulit locally and internationally. Pero recently, yung mga alis namin ngayon is puro international. So this year, 2023, today is March 1 actually, naka-tatlo na kami ng international travel. That is not to brag ha, pero sinasabi ko lang na kumbaga medyo recent din yung immigration and travel experience namin. Kaya nung nandun kami sa Japan, dun ko to naisip gawin. Kasi sobrang daming taong parang napapraning, yung, kahit yung mga frequent traveler, napapraning na rin sila sa mga immigration stories na nababasa nila. So ayun, start na tayo. So actually, may code ko ako. Ito yung mga tinaip ko literal habang nasa Japan pa kami. So start na muna tayo sa mga pre-departure travel tips. For me, ultimately, before you travel, ang number one consideration mo talaga dapat is pag-isipan mo kung sino yung kasama mo. This is very important because yun yung magdedictate kung anong type ng trip kayo, kung gaano kayo katagal, and if ano yung mga activities na gagawin nyo. Dun mo rin naman matatansya yan eh. Like, if madalas mo silang kasama, if hindi sila ganun ka-flexible, medyo mag-isip-isip ka na unless sobrang pares talaga kayo ng mga trip or mga hilig gawin. So, what do I mean by type ng trip? If sightseeing ba siya? If theme park ba siya? If food trip ba kayo? Parang ultimately, yun yung kailangan mong malaman eh. If ano yung gusto nyong gawin, may iba-iba kasing klase ng traveler. So may mga nag-travel for food, like kami ni Kevin, mainly for food kami. And yung makapag-relax lang. Pero may mga nag-travel naman for talagang sightseeing. Yung gusto nila, lahat ng famous na spots doon, pupuntahan talaga nila. Yung iba naman, adventurous. So gusto nila yung may adrenaline. So pwede silang mag-theme park, pwede silang mag-hiking, pwede silang mag- diving. Pero ito kasi, magde-depend din to dun sa country na gusto nyong puntahan. So, kaya rin important na mag-decide kayo kung sino yung kasama nyo. Kasi, if, kunyari, budget traveler kayo, tapos yung isasama nyo, maarte. Siyempre, kumbaga, hindi rin magtutugma yung budget. So, dito napapasok yung, siyempre, kailangan nyo mag-decide ang budget, and then, from there, dun kayo pipili ng destination. Once nakapili na kayo ng destination, what I do is talagang chine-check ko muna yung travel requirements and kung kaya ko siya i-accomplish or i-provide. Kasi once na hindi mo kaya or talagang hindi ko na rin, hindi pa pwede sa Filipinos, nagsasayang lang kayo ng oras. So, huwag na kayo mag-book, huwag nyo nang pag-usapan, maghanap na lang kayo ng ibang destination. Dito nyo rin kasi malalaman if kailangan ng visa. So, kunyari like ngayon, sobrang hirap mag-secure ng visa appointment sa Korea. So, kung gusto nyo na mag-travel agad, kumbaga hindi na enough yung time. So, either maghanap kayo ng country na mas mabilis maglabas ng visa, kung aabot pa ha, or maghanap na lang kayo ng ibang country na visa-free. Once nakabook na kayo ng tickets nyo, please, kung ako sa inyo, magbayad na kayo agad online ng travel tax. Kasi, pag online naman kayo magbayad, ang alam ko, ang charge lang is 50 pesos and kumbaga hassle-free na. Hindi mo na kailangan pumila sa airport. Kumbaga pagdating mo dun sa check-in counter, ipipresent mo na lang. Yung iba kasi, nasa check-in counter na, tapos pag hinanap yung travel tax payment, wala pa pala. So, aalis ka pa ulit sa pila para magbayad lang ng travel tax. Makikita nyo naman eh, may mga airlines na pwede mo na i-include yung travel tax sa booking, pero meron ding iba, especially kapag hindi naman siya Philippine carrier, hindi talaga siya
automatic or hindi siya pwedeng i-add on dun sa fare. So, ang kailangan talaga is sa airport ka magbayad or sa online ka lang magbabayad. And then, personally for me, right after ako makabook ng airfare, nagbook na ako ng accommodation. So, para sahan kasi, the farther pa from your travel date, mas marami ka pang options ng hotels or ng mga B&Bs to book. So, dito na rin papasok yung budget. So, for example, may pizza sale. So, diba, parang sinasabi nila na limited number lang yung piso yung base fare. And then, after nun, tataas na yung mga next na base fare. Same applies with hotels. Meron silang mga for promo na rates, and then, kapag naubos na yung for promo, kahit same naman yung in-offer nila na room, is nag-iiba na rin yung presyo. Unless, meron kayong hinihintay na talagang sale, alam nyo kung kailan may sale, or may hinihintay kayo na certain budget na dumating, para sa akin, better talaga na mag-book earlier. For me, when I travel, siguro hindi ko alam kung dahil ako ba usually yung nagpa-plan talaga ng trips, lalo na kapag family trips. Kaya siguro kapag dalawa lang kami ni Kevin or konti lang kami, ayokong sobrang detailed yung plans. Kasi gusto ko may freedom and nag-research ako, yes, pero ayoko mag-over-research din naman kasi parang for me nawawala na yung surprise and minsan madalas, mayroon ka mga pupuntahan tapos may makikita ka na parang, ah, parang okay pala to kainan. Tapos biglang, ay hindi, sa itinerary ko, kailangan dito kami kumain. Parang magdadalawang isip ka tapos possibly manghinayang ka pa if lahat talaga ni-research mo, like naka-detail talaga lahat ng gagawin mo for the day. Gusto ko rin kasi yung kapag nagta-travel, yung may nadi-discover ka na bago. If super plan kasi, hindi ka makaka-discover ng mga bagong kainan. Yung mga makakain mo is puro mga sikat lang, puro mga ang dami ng taong nakakain. Kumbaga, hindi ba maganda rin na kapag may fellow travelers ka, tapos tinatanong ka ng recommendations, parang may masasabi ka na, mayroon ako na-discover na bago, baka gusto mo i-try, masarap dito, ganyan-ganyan, tapos mas masarap kaysa sa kung anumang restaurant yung isa pa. Syempre, itong don't over-research na to, hindi siya applicable if you travel with kids and seniors. Kasi syempre, ibang usapan na yon kapag may kids na. Also, very handy rin na i-utilize niyo yung Klook. Actually, marami akong travel apps na naiisip in mind. Pero, Klook kasi for me is super tested na for ilang years ko na talaga siya ginagamit. And kahit yung sa mga entrance fees lang na Disneyland, hindi man lahat discounted, pero kasi very convenient siya. Like literal, ipapakita mo lang yung QR code or isa-scan mo lang yung QR code, tapos makakapasok ka na agad. Siguro if hindi pa masyadong mahaba tong video na to, I can add it sa end, or if sobrang haba na, I can make a separate video. Depende na rin if gusto niyo malaman yung mga travel apps na talagang nagagamit ko abroad. Hindi yung recommended lang, tapos hindi mo naman talaga siya magamit. Pero yung Klook, ano siya, pwede rin siya sa local. Every trip, halos, meron akong at least isang binibili sa Klook. Pwede siyang sa travel wifi, or SIM card, or entrance ticket, or group tour. Basta sobrang dami nilang offerings na please, i-download nyo na lang para makita nyo for yourselves. Ang alam ko kasi ngayon, meron din silang hotel and flight na, pero yun, never ko pa na-try. So far, activities pa lang yung tinatry ko. Oo nga pala, before I forget na, since may destination na kayo in mind, isama nyo na rin sa research nyo yung mga known na tourist scams or traps para lang safe. I mean, not all countries siguro may mga ganon, pero better na rin na aware tayo sa possible na mangyari and alam natin kung saang parts tayo mag-extra ingat sa travels natin. So ito, possibly, meron na rin mga gumagawa nito, pero not as extensive siguro sa ginagawa ko. Pero talagang chine-check ko yung weather bago ako mag-book for that period. Kasi ako, ayoko nung humid, ayoko nang, as much as possible, iniiwasan ko yung time na umuulan. Or kapag sobrang init, ayoko rin talagang nagta-travel masyado. Kasi parang ang uneasy, ang lagkit ng feeling. So kasi, if alam mo yung expected weather, so diba, before booking, chine-check yung weather. Tapos, a week before the travel mismo ah, chine-check ko ulit yung weather. And 3 days before, chine-check ko ulit yung weather para mas updated ako. Kasi for me, if alam mo yung weather, actually makakatipid ka pa. Kasi, mapapack mo yung right clothes for that certain trip. Kunyari, pumunta ka, nakasaktong damit ka lang, tapos malamig pala sobra. So, syempre, kailangan mo pa bumili ng jacket. Or if mainit naman, sobra-sobrang suot mo, ang kapal, bibili ka ng thinner clothes or yung hassle pa na may bit ka na extra na jacket. So, yun kasi yung mga iniwasan ko for travel. Kasi for me, mas gusto kong hands-free. Lalo na ngayon na nag-vlog na rin kami. So, dapat, kumbaga ang lagi kong hawak kasi is camera. So, imagine, if may hawak akong jacket, kasi mainit, tapos may hawak pa akong camera.
So, pag may kailangan ako pintuman na buksan, di ba parang kumbaga napaka-hassle niya. Doon ko rin na-appreciate yung nagdadala ng backpack. If hindi ka naman yung medyo maarte na puro OOTD, or pag OOTD shot naman, pwede mo namang hubarin yung backpack or ilapag somewhere muna. Pero doon nagka-come in handy, yung pwede mo nalang ishoot lahat. Tapos kunyari, pagod na ako mag-vlog, pwede ko siyang ipack, tapos ishoot sa bag ko. So, hands-free na ako. And kunyari, uulan sa gabi lang, so magdadala ka ng windbreaker, pwede mo lang din ishoot sa bag na hindi naman siya hassle dalhin or hindi mo siya kailangan suotin kagad. Handy rin, lalo na kapag iba yung outlets sa country na pupuntahan nyo, is magdadala kayo ng travel adapter palagi sa bag. I think safe na yun eh, isang travel adapter tsaka isang charger cord. So itong next na to, actually sobrang daming nagtatanong and nakikita ko rin sa forums to eh, if saan ba okay magpapalit ng pera. For me, and actually marami akong nakikita, napapanood, nababasa na nag-withdraw na lang sila sa ATM. Pero kasi for me, what if for some reason sira yung ATM or naubusan ng money or close for some reason, diba? Kumbaga, ang napaka-hassle kasi meron mga countries na hindi lahat tumatanggap ng credit card. So for me, pinaka-safe talaga is magpa-convert ka na bago ka umalis. I mean, magkano ba yung magiging difference niyan? 500 pesos at most, sabihin mo na. Tapos kapag nag-withdraw ka rin naman internationally, may bank charge din naman. So kumbaga, na-offset niya. Tapos yung anxiety mo na possibly hindi ka makapagpapalit ng pera or hindi ka makapag-withdraw is ma-omit mo altogether. Ako, gumagamit din ako ng credit cards when going abroad. Ang safest pa rin ito is i-advise mo yung credit card mo na magta-travel ka. Kasi na-try ko na one time na nag-swipe ako, di ba pumasok siya. And then, yung next swipe ko, dun sa card na yon is hindi na siya pumasok. Tapos, maya-maya, may tumatawag sa akin ng number. Nung sinagot ko, it was the bank. And tinatanong nila, kumbaga fraud management kasi nila yon eh. So, if hindi sila sanay na nag-travel ka, or for some reason, feeling nila fraud swipe siya, ibablock nila yung card mo. So, buti na lang that time din, hindi lang isa yung dala kong credit card. So, pwede ko pang swipe siya sa kabila. Kahit actually, hindi nyo plan gamitin yung credit card, for me, kunwari, naka-cash basis talaga kayo, okay lang naman. Pero, mas, kumbaga for emergency purposes, okay lang din na itawag nyo yung credit card nyo sa bank. Para lang din, just in case, may kailangan talaga kayo bilhin, or may bills kayo kunwari sa hospital, or whatever, na sana, wala naman, at least, meron kayong pangbayad. And lastly, for pre-departure, download talaga kayo ng travel app. Sobrang helpful talaga niya, especially kung sa Asian countries kayo pupunta. Kasi meron din silang Grab or Uber, tapos yung mga maps, very helpful siya and talagang accurate siya, lalo na yung Google Maps na ginamit namin every day, every single day sa Japan. Next naman natin, yung immigration. Just a brief background, thankfully, never pa ako na-offload and hopefully, never ako ma-offload. Pero, I had my fair share of anxiety habang nasa immigration while waiting in line. So, kahit minsan kinakabahan talaga ako, for me talaga, confidence is key. If may clear conscience ka and alam mo naman talaga na uuwi ka and funded naman talaga yung travel mo, do your best talaga na wag makita ng kahit sino na kinakabahan ka. Prepare mo lang yung mga necessary documents. Ako kasi, kumbaga save Mother Earth ako eh. So, ayoko na masyadong maraming papel. Pero kasi, kakarinig na kasi ako before ng nasa immigration siya, tapos tinatanong siya, bakit puro electronic yung documents niya, ba't wala siyang printed? So, siguro kasi minsan matatapat ka sa mga immigration officers na medyo old school pa yung tingin sa mga ganon. So, after nun actually, lagi ako nagpiprint. Pwede mo namang hindi i-full size, kunyari, hotel booking. Pwede mo siyang i-half ng one paper, tapos half nun, kunyari, is flight booking naman. So, para lang din hindi siya bulky. Ayoko kasi nang magdala ng mga bulky na sobrang daming papers. Tapos, at the end of the immigration, hindi naman hinanap. Or at the end of the trip, di ko naman siya talaga nagamit. So, ano nga ba yung mga usual na hinahanap? Siyempre, hahanapin dyan yung round trip na air ticket mo. Hahanapin dyan yung hotel booking mo. If employed ka, possibly, hanapin yung company ID mo. Actually, nahanapan na ako ng company ID before. Pero sabi ko kasi na family business siya, so wala akong company ID. If ever man, kailangan tignan ng proof. Meron naman ako mga emails to prove na talagang nagtatrabaho ako. If meron kayong business, kahit hindi na hard copy eh. Kahit electronic copy lang, secure mo na lang yung mga kung DTI kayo or SEC. Tapos, yung 2303 lang ng BIR. Pwede rin kayo magkaroon ng copy ng mayor's permit just in case lang hanapin din. And since nag-pandemic nga, never pa ako hinanapan ng vax cert, pero lagi ko lang din siyang dala. Kasi minsan may mga airlines na nag-check, either papunta pa lang or pa-away from your destination.
If matatamaan naman ng weekday yung travel nyo, secure na lang kayo ng vacation leave form para lang din sure na meron kayo. Basta sa akin, ang rule ko always is magkaroon ka ng electronic copy of everything na possibly nila hanapin. So mag-start yan sa round trip tickets, yung booking accommodation, yung lahat ng activities na meron kayo, itinerary. Usually yung mga konti pa lang yung travels or yung mga first time mag-travel, may itinerary talaga yan. Kasi hindi maniniwala yung officer na if first time nyo doon sa country tapos wala kang itinerary. Tapos ako, always, meron akong copy, electronic copies ng passports. Hindi lang nung sa akin, ah, pati lahat ng mga kasama ko sa trip na yun. Nasa phone lang naman siya, so wala namang mawawala or wala namang sobrang malaking space na iti-take up nun. So just a tip pala, if marami ka namang kasama magta-travel or kung dalawa man kayo or tatlo man kayo, magsunod-sunod na kayo sa pila. Kasi at least, kapag hinanap ng immigration officer kung sino yung mga kasama mo, sobrang bilis mo sila masaspot, mabilis mo sila matuturo. So, isa pang strategy ko dyan para hindi na nila hanapin is kausapin mo na sila sa linya. Like, wag naman malakas ha, pero like, semi-pinapakita mo sa kanila na, ah, mga kasama ko talaga to. Kasi, mayroon ako napanood naman before na hinanapan po sila ng proof na magkakasama ba talaga kayo, baka naman magkakatabi lang kayo, tas gusto niya lang sabihin na magkakasama kayo, parang ganon. So, para lang din maiwasan mo yon, yung pakita mo na talagang group kayo na mag-travel. Tapos kapag nasa harap ka na ng immigration officer, pag may tinanong sa'yo, sagutin mo lang. Isang tanong, isang sagot. Kasi minsan, pag nag-overshare ka, parang sign siya ng anxiety. Or kapag nag-overshare ka, makakakuha pa sila ng question from dun sa information na binovolunteer mo. So, baka tumagal ka pa dahil oversharing ka, kumbaga. And lastly, for immigration tip, dress appropriately. Yung kunyari, pupunta ka ng Japan ng winter, tapos ang suot mo kunyari, nakasando ka, tapos naka-shorts ka, or naka-sandals ka, kumbaga hindi rin siya tugma. Pero hindi ko naman sinabi, if pupunta kunyari ng hot country, is magtupis-tupis ka na lang. Syempre, hindi rin siya appropriate. Ang pinaka-appropriate kasi, personally for me, parang medyo smart casual yung itsura mo. Huwag naman yung parang pupunta ka lang ng mall kasi, kumbaga, given naman ng mga Filipinos, mahilig yan magpicture, mahilig yan umu-OTT, baka hindi sila maniwala na pupunta ka sa isang bansa tapos mukha ka lang nakapambahay. So during your trip naman, ito very short na lang to, always bring your passport talaga, as in everywhere. Rule of thumb yan, parang it acts as your ID dun sa country na yan eh. Kasi yung mga ID naman natin, nari, driver's license, ganyan, hindi naman talaga nila yan tinatanggap. And usually, kapag mag-purchase ka, kunyari, gagamit ka ng credit card, usually, passport talaga yung pangtugma nila na ID dun sa card mo. And also, it helps lalo na kapag may mga tax refund kasi passport talaga yung hinahanap nila. So, makaka-discount ka ng tax kapag may dala kang passport. Ito, medyo common sense na to, na when you travel, better if flexible ka and mabilis ka mag-adapt. Kasi not everything will go according to plan and yung mood or yung trip mo lang naman yung masisira if ever hindi ka maging flexible sa mga hindi mo na ma-foresee or hindi mo na makakontrol na mga situations. Ito medyo debatable to kasi ibang tao gusto nila talagang fully experience lang lahat. Like ayaw nila yung puro cellphone, puro camera, puro ganyan. Pero kasi for me, it helps na ma-materialize mo yung memories. So, I take photos, I take videos kasi in the future, or actually after ilang days lang, hindi mo na maalala lahat ng details eh. Pero when you have those photos, those videos, doon mo siya marirelive, doon mo siya maaalala. For me, I started vlogging then because of that eh. Gusto kong mamaterialize yung memories. For me lang, ang sarap na may mababalikan ka kapag gusto mong i-relive yung moment na yun. Very advisable nga pala na may internet connection kayo most of the time. Kasi syempre, foreign place siya, hindi naman kayo local doon, minsan may language barrier pa. So, itong internet connection na to, ito na yung magdidikit-dikit sa lahat eh. Makaka-access ka ng food, ng transportation, ng Google Translate. So, kapag for some reason, nawala ka talaga, pwede kang mag-Google Maps, pwede kang tumawag ng Uber para sunduin ka na lang. Diba? I mean, very convenient siya to have. And syempre, para ma-contact mo yung mga kasama mo sa trip, kunyari, nasa shopping area kayo, tapos nagkawalaan kayo, at least, may way kayo para magkita. Tsaka, peace of mind yun na rin na anywhere kayo na ma-stuck, may way out kayo, syempre. So, yun pa lang yung naisip ko ng mga tips for now. Sana may natutunan kayo and sana magamit niyo siya sa future travels niyo. I hope you enjoyed this video and if you did, please don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching!